What's up guys? Ngayon naman, susubukan natin ang lakas nitong Suzuki Everywagon. Mukhang mapapalaban to, malayo-layong biyahe ang gagawin namin ngayon. Let's go! So yun na nga, nasa biyahe na nga kami. Bali, pupunta kami ng Laguna all the way from Iriga City, Camarines Sur. So ayan. So ganyan ang itsura ng aming sasakyan pag malubak. Siyempre, maliit lang naman yung gulong niya, kaya medyo malikot. Andito na nga kami sa Kalawag. Bali, yung papunta sa kanan, yun yung papunta sa Daet. Then, dun tayo sa kaliwa kasi papuntang Laguna yun. So, ayan ang aming mga kagamitan. Hi, baby! Carry lang ang napakaraming gamit kasi maluwag naman yung likod ng ating minivan. After nung mabilis ang stopover, ayan, diretso na ulit kami sa aming biyahe kasi medyo malayo-layo pa po tayo and hindi pa natin ganun kakabisado ang galaw ng ating minivan. So ayan, hindi pwedeng hindi ka maka-experience ng traffic syempre, no? Pilipinas yan eh. And ayan nga guys, nakita mo yung temperature ng ating makina, medyo tumataas. Pero saglit lang siya kasi... Wait lang, tinatawag ako ng aking makulit na anak. Okay, nakabalik na ulit ako sa aking recording studio. Tara, CR lang naman. So, ayan na nga, andito na tayo sa Laguna. Okay, ayan na. Makikita naman natin, medyo lumiliwanag na. So, nararamdaman nyo na ba? Malapit na kami. By the way guys, yung nabanggit ko kanina about dun sa temperature ng ating makina, yung makikita natin sa OBD sa left side, sa may dashboard, bali, alarm lang siya. Pero, safe naman yun kahit tumutunog. Kasi nga, in-alarm lang naman. So, hindi naman yun delikado. Hayaan nyo lang. At ilang segundo lang din, magiging normal temperature na ulit. So, yun lang. And dito na tayo, madadaanan natin yung, ayan, tubo, pinakainihintay namin daanan lagi yan nung kami mga bata. Pag pumupunta kami ng Santa Cruz, nakakatuwa, di ba? Ngayon, may kikitin na akong kasama. At yes, welcome to Laguna. Mabitak Laguna. Hello guys, ang aming bayang sinilangan. So ngayon, nagpunta na muna kami sa Lumban. Bumalik muna kami para makita yung aming mga kamag-anak sa side ng aming father. Then ayun, Caliraya Gaming. Akyatin natin. Maganda dito, Caliraya Lake. Barangay Caliraya, Lumban, Laguna. So ayun nga, yung Japanese Garden, nakakalungkot pag close na daw siya. Pero maganda rin dyan. And ito guys, pinapakilala ko sa inyo ang Caliraya Lake. So let's go, uwi na ulit. Marami pa tayong pupuntahan. Hindi pwedeng maubos sa isang lugar lang. So yan, pababa na kami. So far, so good naman ang performance ng ating minivan. Wala naman kami nakitang kakaiba. So ngayon naman, binisita namin ang aming Lola Rosa at Lolo Badong dito sa Mabitak Cemetery. Then, ayan, pasyal-pasyal sa mga pinsan. Hindi mawawala ang paliga pag nagbabakasyon, laging automatic, manonood ka syempre ng liga, makikita mo din yung mga dati mong kalaro, ganyan. So ayun na nga, ngayon naman guys, bali, nung pagdating kasi namin, medyo nangyari na naman yung nangyari dati na nag-overflow yung ating coolant. So ngayon, dala namin yung sobra ng coolant. Kung maaalala nyo sa previous vlog ko about yun sa pag-refill ko ng coolant. So ngayon, yung konting natira, kasi madami pa pala, ilalagay naman natin ulit sa ating radiator. Kailangan ma-refillan ng coolant kasi nag-overflow, na ubos. Hindi naman totally na ubos, nabawasan. Yung sa reserve tank, yung naubos. So, kailangan natin palitan pareho. Refill lang. Feeling ko konti nga lang dito eh. Ang nabawas. Oh. Kakasabi ko lang, ayun na nga. Konti lang talaga yung nabawas dyan eh. Doon sa reserve tank yung madami. So, kagaya nung ginawa ko din last time, i-observe muna natin for at least 10 minutes bago pa andarin muli. Okay, tara na. Gagala kasi kami, so kailangan condition ulit yung ating sasakyan. Hi guys, itong mga ORCR, hindi pwedeng mawala sa gala. By the way guys, naka-dress ako ha. Sorry na, naka-jersey pa rin ako.
On the way naman kami papuntang Pililia Rizal. Pupuntahan namin doon yung windmill. Ayun o. Oh. Wait lang, zoom in natin. Yun, sabi ng anak ko malalaking electric fan daw. Tara doon at magpahangin. Masyadong mainit. Inagahan namin, umalis kami alas 6 ng umaga para sure na matutuloy at hindi pa masyadong maraming tao. Paakyat na kami ng Rizal. Bye-bye, Mabitak. See you later. Dito na nga kami sa Rizal. Ayan na, papalapit na ng papalapit yung pupuntahan natin. Excited naman kayo, guys. Siyempre, sama lang eh, diba? Upo-upo lang sa likod, ganun. Gusto ko rin kasing gumala ng gumala para ma-testing natin yung performance ng minivan. So, andito na nga kami. Nakarating na kami. Hello! Nakakatuwa. Ang ganda rin kaya. Ang lamig din talaga dito. Ang ganda ng tanawin. Ang sarap mag-emote. Tamang-tama guys na inagahan namin yung pagpunta kanina sa windmill kasi inabot kami ng Ambon pero at least nakapagpa-picture na kami. And ayun, gagala na naman kami. Sana naman kami pupunta. Kahit wala naman talagang destinasyon, eh gagamitin namin ang aming minivan. Kasi yun naman ang purpose, diba? At yun na nga, since hindi kami makaabot sa fiesta, gabi pa lang nagpunta na kami sa Matalatala, Laguna para makikain. Ano pa nga ba? At yun, no, ulit basketball and kinabukasan, ayan, kasalan na. Kasalan na ng aming pinsan na si Badang. Sa kanyang asawa na si Robbie. Ayun, very pretty. Sana all nakalakad na sa aisle. So, ayun, congrats and best wishes sa inyong dalawa. Sana yung maging masaya ang inyong married life. Ayan, tuloy-tuloy ang aming event. Walang pinapalampas na oras dahil bitin lang ang aming bakasyon. Nandito kami sa reception. And ayan, nandito na naman tayo sa eksena na palitan. Ay, bali guys, ito pala yung binili ko. Kaya pala kanina nag-joyride kami. Hindi ko lang nabanggit. Bumili ako ng panibago radiator cup. Kasi nga, baka dahil reason din siya na nag-overflow yung ating coolant. So, manap ako ng syempre exactly the same yung sukat niya. RC107 tsaka 1.1 something ekek. Yun yung sabi sa akin ng asawa ko. And tama naman yung sukat. Match naman siya. Tapos, ayan. Ibang brand lang pero wala naman daw problema yun. And sa goma, okay din. Saktong-sakto. Ito nga. So, ilalagay ko na nga ang ating bagong radiator cup para mas safe na siya. And itetest natin kung hindi na talaga mag-overflow yung ating coolant. So, ayan. Sinasarado ko ng maigi. Make sure na saradong-sarado talaga siya, guys. Para maiwasan natin yung mga leakage. Okay, so ayun na, kinabukasan din. Umuwi naman kami ng alas 3 na madaling araw para sa handa na ulit kami sa mahabang biyahe papuntang Iriga City, Camarines Sur. Ayan, nasa biyahe na kami. Kung tutuusin, sobrang bitin talaga ng uwi namin. Pero ano ba naman, mas mahalaga syempre na naka-uwi kami, nakumpleto kami, kasama pa namin ang minivan. So far, so good naman yung naging performance niya. Aside lang dun sa coolant na nag-leak ng konti, wala naman ng naging problema ang aming sasakyan. So naging maayos yung aming bakasyon. So ayun na nga, pabikol na tayo. Malapit-lapit na at maliwanag na din. Siyempre, stopover muna. Kain muna ng papaitan. Sarap po. Bagong-bagong luto. And ang hindi namin makakalimutan, Gotong Batangas. Sarap guys, promise. Perfect na perfect sa wala kang laman ng sikmura nyo. Hi guys. Mga bagong gising lang. Tulog-tulog lang sa biyahe. Yun no, sarap. Sa wakas nakatikim ulit ng ganito. Kasi walang ganito sa vehicle eh. Papartneran mo ng ganyan. Nox, talagang usok ko eh. Charot. So yan ang aming mga bagahe. Wala nang kaayusan. Pauwi na rin naman. At ayun na nga, andito naman kami sa Timonan, Quezon. Yung K
kilalang kilala ang daan na to bilang bitukang manok. So dito natin matetesting si minivan kung mahihirapan ba sa kanyang paahon. Kasi last time tulog kami, kaya hindi ko rin naobserbahan yung galaw niya. So ngayon, maliwanag, umaga naman, gising na gising kaming lahat. So sana walang maging problema. And wala nga, kasi andito na nga kami sa kalawag. So dito nga, papasok na po kami ng Bicol. Muling nagbabalik after ng aming 3 days na pagbakasyon sa Laguna. At ayun, nakarating na kami sa bahay. At maghahakot na ako ng mga gamit. And base sa observation ko, wala naman naging mahirap na part para kay minivan. Kasi okay naman talaga yung biyahe niya. Syempre, akala lang namin baka may something. Kasi nga, first time namin siyang binyahe ng ganun kalayo. At halos araw-araw namin gamit sa aming araw-araw na gala. At yun lang, salamat. Thank you din minivan sa iyong ginawa at iningatan mo kami sa aming biyahe. Sana next biyahe kung may natuloy man yung sa Baguio, ikaw pa rin ang aming kasama. Yun, thank you guys!